leaders for you to disseminate the information to your members in order for us to have the greatest Philippines. So anybody po? Sir Sunny. Yes po. Wait po. Lapit po kayo dito, ma'am. Ihi muna tayo. Ang China interesado sa Taiwan. Ang
gusto niya talaga ngunin Taiwan. Napakatagal na yan. Gusto niya i-annex talaga Taiwan. Kaya lang, hindi papayag ang United States sa Amerika. Kaya, nagkakaroon ng konting ang tinatawag natin ng bata tayo takutan. O kaya duruan, di ba? Duruan. Nagduduruan lang naman ng China at saka US. Para huwag i-annex ng China ang Taiwan, ginagamit ng US ang Pilipinas ngayon. Kung nabalitaan nyo, nasa newspaper naman, nababasa nyo. Naglagay na sila ng mga missile dito. Kaya nagagalit ang China. Di ba? Kasi hindi na nila may tutuloy yung plano nila. Ngayon, tayo, kung nababasa nyo yung nangyari sa Ukraine, ang gera po ngayon, hindi na katulad ng First World War, Second World War. Hindi na po ganun. Ang tawag po nila sa Third World War ngayon ay proxy war. Yung mga gustong magkaroon ng gera, naghahanap ng proxy na country na gagamitin nila para lumaban para sa kanila. Yun ang nangyari sa Ukraine. Ayaw ko ng Pilipinas matulad sa Ukraine. At ayaw natin mo. At ayaw din po natin ng gera. Wala na may tutulot na maganda sa atin yan. Masisira lang ang ating ekonomiya, magkakaroon tayo ng unnecessary na pagbubuwis sa buhay, hindi naman natin ito laban. So, marami pa hong kasamang bagay dito na napakalaki na hindi ko pwede na may kwento na rito. Basta ang ating bottom line lang is, ayaw namin ang gera. Hanggat maaari, iiwas tayo sa gera. Hindi po sa... Salamat. Hindi po sa natatakot tayo, hindi sa hindi natin kaya. Ilan na po yung ating binabanan na malalaki. Spaniards, Amerikano, Hapon. Lagi naman tayong dihapon. Pero tayo lumalaban. Alam nila yan. Na pagka tayo ay naipit na talaga, lalaban din ang Pilipino. Pero hindi yung natin gusto mangyari yun ngayon. Bakit? Para na rin ho sa ating bansa, sa ating kababayan, at sa ating mga anak. Iniiwas po natin sa kanila ang mangyari. Hindi maganda. So, I hope masatisfy ko yung tanong mo. Sana huwag na kayo magtatanong mo mahirap. Ang hirap mo. Salamat po. Maraming salamat po, Admiral Abinoha, sa napakagandang sagot sa mula sa napakahirap na tanong. Hindi na ako nakapagtanong. So, gentle reminder po lang sa ating seminar po, ano? Sa with respect to Q&A, so may speaker po tayo, meron po tayo Q&A forum. Okay. Regarding po sa Q&A forum natin sa mga tatanong ko kasi sana. We would like to be to inform you po that the organizer has the right. Tatanong ko sana. To limit the questions. But we ano po ako pwede natin gawin dahil labimpito na yung US military bases dito. Nagiging magnet na to at nagagalit ng Chinese community. Ano po ang po pwede natin gawin? And then, wala, umalis din. We can sabihin ito to us. Oo nga. Pero ano yung po pwede natin gawin? Be sending that follow-up question to our dear guest speaker. And we will try to give you the answers directly from them, either email. So include nyo na lang din po yung email nyo and phone number for you to be contacted regarding the answer of our guest speakers. This is also, please bear in mind also na kaya po ginagawa namin yun is
for us to be efficient sa tanong para po sa time management natin. Wala po tayo 24 hours ngayon para sa seminar natin. Ano po? So any questions pa rin po sa ating Admiral Abinoa? Follow-up question, sir. Sir po. Pwede na ako dito, sir. Pwede na po. Kasi, tatanong ko lang sana kay Admiral kung, Si Sunny Domingo, sa Sambales, West Province. Pero bago makatanong ko, Sambales. Suggest ko sa mga convenors na higyan kami ng kahit na 3 minutes orientation kung ano nangyari na sa people's initiative. Mangyayari ba ba yan o nakalimutan na dahil kay alis ko? So, kung sino ko ba? Kasi importante sa usapan natin ngayon, nasaan na ba ng people's initiative? Yun din po ang itatanong ko kay Admiral, dahil sabi nga kanina ni Nanay Cora, pareho po kami 83 years old, pero lumalaban pa rin, kahit kanino, bata o walang man, lalaban po kami para sa bayan at saka sa mga susunod na generasyon. Ayaw na namin hintayin na lumaban ng 100 years. 83 years old kami, ibig sabihin another 20 years bago may mangyari. Sana bukas din mangyari na dito. Hindi ba? So, yun po. Ngayon, para ko mag-guide kami ng first speaker natin, siya ang maganda magpagtanungan dito. Yun na. Sa tingin ho nyo, may mangyayari ba sa People's Initiative? At kung sa tingin ninyo, walang mangyayari sa People's Initiative, pwede bang ituloy-tuloy na ninyo yung ginawa nyo? Bakit ba tayo pabayaan na tapusin yung 6.3 trillion na budget na minamadali nila dahil balitan namin kahit na hindi ka magtaya sa loto kung miyembro ka ng Kongreso, meron kang 1 million. At kung hindi matapos yung budget na yan, baka mawala yung 1 million. And then, napabayaan yung agriculture natin, may nagtayo doon. Huwag mo nang ipasa yung budget dahil kulang ang budget ng agriculture. 10% lang ng 6.3 billion ang nilalagay ninyo, pero ang contribution niya, kadamihan ang mahirap yan sa agriculture. So ang tanong po, na-spiro natin, pwede ho bang nabigyan nyo kami ng idea kung makakayanan ng grupo ninyo, na pangunahan ng grupo nito, na alamin sa mga, sa COMELEC, kung kailan nila, dahil ang totoo po, kompleto na daw palang pirma. Meron na rin 500 million yata na budget. Eh bakit parang biglang nawala na parang gula? Ngayon nag-usap tayo dito, baka mag-usap tayo dito at 100 years pa bago na yung mangyari. Yan na po. Napakagandang tanong ni Sera Big Domingo. Bago sagutin ni Admiral Dan, clarify lang po natin. Bago po nabuo yung People's Initiative na na-initiate ng Congress, ginamit po nila yon sa maraming bagay. Sa kanila po yun, actually hindi People's Initiative yun eh, Politician's Initiative. Para hindi tayo ma-mislead, para hindi tayo misguided. Tayo po, yung People's Initiative natin, matagal na po ito. At ang kasama po natin dito, kayong lahat. Sila Camilo, andito si Brother Ferdinand Lagundino, yung ating
founding chairman. Ito po yung people's initiative na nasa ground. Tayo po yun. At yung pwersa po natin, tested na, kagaya ng sinabi ni Sir Dan, sa loob ng halos 4 na taon, marami tayong naipanalo na laban. So yun po yung ating people's initiative. At hindi ko na po babanggitin kung ano yung mga naipanalo natin, kaya tayo nagkaroon ng panandali, ang kalayaan sa ngayon. Yung sinasabi po ni Sir Vic, nararamdaman ko po yung pinanggagalingan niya. Nabanggit niya lang po siguro yung people's initiative dahil nga doon sa ginawa ng Congress. Tama po siya. Maraming issue, mga budget, West Philippine Sea, pero natatakpan ng issue ni Alice Go. So, ang tanong ni Sir Vic, hahayaan ba natin ang mga mambabatas natin na ipagpatuloy yon na napakaraming problema na natatakpan? Tama po ba ako, Sir Vic? So, si Sir Vic, 83 years old na. At siya po ay malaki ang pundasyon sa sa ating agrikultura. Nagtuturo po siya maraming paraan. At bukasihin niya po yan. Naging examiner po siya sa PRC doon sa kurso natin na agriculture. Tama po ba, Sir Vic? Marami na po siyang binigyan ng lisensya sa buong Pilipinas na agriculturist sa ngayon. So, ipapasa ko na po kay Sir Dan, ang tanong kasi ni Sir Vic, kahayaan ba natin na matakpan na lang na mga isyong ginagawa nila, yung ginagawa na dapat para sa taong bayan? So, yan po ay matagal ng scheme. Hindi po ngayon lang yan. Buti nga po, ang pinuntahan nilang scheme, yan ang drama ni Alice Go. Pero nung unang panahon, alam po natin lahat, pag gustong may mag-divert ng atensyon ng gobyerno, may sumasabog. Sabog sa Mindanao, sabog dito. Nung una, ganun eh. So ito, iba na ang labanan. Para ma-divert ka, dadaanin ka sa hearing na parang teleserye para sundan ang taong bayan. Sir Dan, ano po masasabi ninyo, Sir Dan? Kuya Vic, pasensyahan niyo na po. Munang araw ko lang sa People's Initiative. Kaya yung tanong niyo tungkol sa People's Initiative, hindi talagang sila po ang sasagot, hindi ako. Kung may pupuntahan tayo, kung may magagawa, kung may mararating, siguro ako na kayo na 83 years old, naiinip na kayo. 83 na ako, wala pa nangyayari. Di ba? Kaya gusto nyo kung may mangyayari. Hindi ko po masasagot yun kasi hindi ako convener ng People's Initiative. Ganit kayo sa Congress, ang history ng mga bansa, kung pwede lang magsara ng Congress, kung meron mangyayari na military takeover, hindi na po natin gagawin yun. Kasi sa history din sa mga bansa, hindi nagiging successful masyado ang military takeover. Kasi yung mga ilalagay natin, bumabalik din sa dati. So, ang nakikita kong solusyon, at naniniwala naman ako na tama kayo, ang pwede lang magsara ngayon ng Kongreso ay ang taong bayan. Yes! Kaya nga ako tinawag kayong people hindi sa din tayo. Pag sinabi na ng bayan, pag marami ng pumirma, ito po ay nasa konstitusyon. Kailangan na natin isa ng Kongreso. People's Initiative, susundin nila. Susuporta na lang ako kami sa inyo sa military. Yes! Ginawa na po ako na military ngayon. Ginagawa rin namin ako na due process. Actually, nagpadala na ako kami ng warning. Kung nabasa niyo ko yung aming manifesto pinadala sa Congress, nagpadala ko kami ng sulat. Iwawarningan na namin ang Kongreso na hindi
pagsamantalahan ang kaban ng bayan at ang taong bayan. Marating na po sa Kongreso yun. Kaya lang, kulang talaga yun. Ang makakapag-postunod ay kayo, tayo, ang mamamayan. Tinatawag ng People's Initiative. Kaya, huwag ko kayo mag-alala. Naabot pa kayo ng 93 years old. Alalas tennis. Kami o, gusto rin namin makita agad ang pagbabago. Yes! Nasa atin na ngayon, kung paano at kung magagawa natin ang isang bagay. Kasi, apat na bagay lang ang pwede natin gawin. Una, gumawa tayo ng isang mali. Paglaban natin ng isang mali, gagawa tayo mali paraan, mali paraan. Pangalawa, meron tayong isang gustong gawing mali, gagawin natin sa tamang paraan. Pagkuha ng Congress ng kanilang mga pondo, diba? Mali ho yun. Ginawa nilang tama. Gumawa sila ng batas na magkiklir sila, pipirma na lang sila. So, hindi ho pwede yun. Pangatlo, gagawa tayo ng isang tama sa maling paraan. Hindi ho tayo magtatagumpay. At pangapat, gagawa tayo ng isang bagay na tama sa tamang paraan. Ngayon, nakita ko na ho yung tama. Ang tamang gagawin natin ay taong bayan, People's Initiative, ang makukuna. Yes! Ang problema na lang, ano ho yung tamang paraan? Tama pala, yun ho, pag-uusapan ninyo ngayon, dalawang araw na to. At sa linggo, kailangan siguro may sagot na tayo. Ano ba ang tamang paraan para magawa natin yung tamang bagay para sa ating bansa, para sa ating pinamamasay. Salamat po. Maraming salamat po ulit. I'd like to clarify po lang regarding People's Initiative and what you are, maybe you are in mind. People's Initiative po, under our 1987 Constitution, is the result po of people power. Actually, this is a new provisions po, na in-impart nila sa 1987, itong People's Initiative, only to amend our Constitution, not the revision. Inulit ko po, People's Initiative po, under the 1987 Constitution is only for the amendment. At ito pong dinidiscuss natin ngayon regarding at the People's Initiative, this is different than what is written in the Constitution. This is an organization for the People's Initiative, meaning ito po ay separate dun sa dinidiscuss natin sa 1987 Constitution. Na makikita nyo po dun na yun is the way of amending the Constitution. Okay po? So, last question na lang po. In order po for to pave way sa ating again, second speaker, yung pong nalo po sa kanan po natin. Ikaw na. Si, ako ba? Mm-hmm. Yung pong may mga questions pa, again, inulit ko po, pwede nyo pong ilagay sa piece of paper yung question nyo, the email and your mobile number, and we will try our best to communicate you from the speaker himself. Sir, good morning po sa inyo lahat. Oliver Lucas po, taga Rizal Province. So, kanina nabanggit niya ang ating puting speaker kanina na patungkol dun sa ano, dun sa dito sa West Philippine Sea. So, okay na yun sa West Philippine Sea. Sinabi niya na wala namang
wala nang mga kumbaga paghahangad ang China dito sa Pilipinas. Yun po ang sinabi niya. So, ang katanungan ko naman po, itong magneto o yung nagmamagnet dito sa atin na 17 base militar ng Amerika, paano po ang po pwede nating magawa dito nang sa gayon hindi mamagnet yung awayan ng Amerika at ng China? Kasi narito yung base militar nila. So, ay tatanong ko nga po ay kung paano natin masusolusyonan ang taong bayan ba o ang mga politiko ang po pwedeng makagawa ng solusyon ngayon. Bagamat sinabi nga niya, walang hangad ang China sa Pilipinas. So ito po yung katanungan ko nga, na paano kung pamaraan na mawala natin yung magnet dito sa Pilipinas, na sinasabi nga ng China na alisin niyo yung mga missile dito. Dahil nagiging magnet nga rin ang Amerika sa China. Na which is, sabi nga ng ating speaker kanina, ay ang hangad nila ang Taiwan. So, paano po natin masusolusyonan, ang gobyerno ba o ang taong bayan ang po pwede makagawa? Maraming salamat po, sir. Dito na lang po siguro, Admiral, para din po kayo pa. Okay, maraming salamat. Wala pang madaling tanong. So, yung tanong ko kasi, sumubra na sa pay grade ko eh. Ang pay grade ko hanggang admiral lang. Yung tanong mo, nasa taas ng admiral. Ibig sabihin, kung naiintindihan mo national policy, sa national interest. Ano ko ito, national policy sa national interest na po? Una-una, ano ba ang national interest natin? Ano ba maganda sa bansa? Diba? Kailangan ba natin Amerika? Kailangan natin. Kahit paparo, marami silang naitulong sa atin. At marami tayong kamag-anak, kaibigan, na ngayon ay naninirahan na sa United States at nakakita ng magandang buhay dahil kaibigan natin ang Amerika, diba? At China, kaibigan din natin ang China. Hindi naman natin sila kaaway din eh, diba? So, ano ba ang national interest? Kasi yun ang dapat priority. So, yung national interest, so, ano ba ang maganda para sa Pilipinas? Diba? Hindi po ako nag-design nun. Diba? Pero ako po tatanungin, siyempre, kung ano ang makaka-benepisyo sa bansa at sa taong bayan, tanggapin lang natin ang tanggapin. Kasi tayo consider third world pa eh. Developing nation. Kailangan natin ma-develop. So pagka maliit ka, simple lang yan eh, di ba? Kung kailangan man maraming tulong. Kung natatandaan nyo, nung maliliit tayo, usong-uso yung mga kaedad ko po. No? Sa eskwelahan, usong-uso nyo yung mga gang. Di ba? May mga gang. Pag hindi ka miyembro ng gang, wala kang proteksyon. So, kung minsan, napapagka nakukusaladahan tayo. Diba? Ako, katulad ko, nakukusaladahan ako. Nasuntok ako. Hindi ako makalaban, dami nila eh. So, anong ginagawa mo nung high school ka pag hindi ka makalaban? Magkahanap ka ng kasama. Diba? Parang ka, mga classmate mo, kaibigan mo. Buta, sinuntok ako eh. Ibawi tayo. Pag marami na kayo, ang tawag namin noon, rest back. Re-rest back ka ngayon, babalikan nyo yung sumuntok sa'yo, marami na kayo. Ngayon, kung di ka naman makakuha ng kaibigan na katutulong sa'yo, eh, pasensya ka na lang. Kasama yun sa pag-aaral, di ba? So, parang ganyan ako nangyayari sa atin sa China. Hindi natin kaya malaki. Kailangan natin ang katulong. Di
maganda. Siyempre, masarap makabawi. Masarap makalaman. Pero anong gagawin natin para makabawi sa makalaman? Yun ho, ang tawag naman doon, ang national policy. Ano na lang policy ng gobyerno? Ano ba ang policy ng Department of Foreign Affairs? Ano bang gagawin natin? Anong policy ng Malacanang? Hindi ko na po masasagot yun kasi sabi ko nga, admiral lang po ako, pasensya na kayo, ang nag-design doon sa taas. Pero ang bottom line, dapat ano ang maganda sa Pilipinas? Diba? Parang nung high school na tayo, anong gagawin mo para hindi ka na maapi? E di sumama ka na lang ito sa grupo. Okay, potensya mo na. Diba? So sana, tanggapin mo yung sagot ko kasi hindi ako qualified sa bagot ng tanong mo. Salamat. Maraming salamat, Dan, at nakuha ng karamihan yung inyong punto de vista. Yun naman ang nangyayari sa ngayon. So, sa tanong ni kapatid, dahil nga alam natin na parang magnet siya nang aakit siya, malalim na usapin yan. It's something to do dun sa positioning ng malalakas na bansa at positioning rin natin. Tumbukin ko na yung tinataak ng tanong ni brother, still, kagaya ng sinabi ni Admiral Dan, naka-angkla pa rin ito sa kung ano ang desisyon ng nasa taas dahil sila nag-decide. Pero, dapat kinukonsulta nila those who will be affected nung desisyon na gagawin nila at yan ay ang taong bayan. Ulitin ko ha, kung magdi-desisyon man sila dahil tayo ang direktang maaapektuhan ng desisyon na gagawin nila, gera man yan or whatever man yan, dapat kinukonsulta nila ang taong bayan. Nasa konstitusyon po yan. Yes. Sana kung nasagot ko yung tanong mo at malalim pa papunta tayo doon sa sinasabi ni Admiral Dani Sardana, gawin natin tama yung proseso para ang resulta tama. Yes. Maraming salamat po. Huli na daw po ang tanong ito sa ating Admiral. Ano po? Meron lang pong question. Sir, medyo nauna siya kanina, pero kukunin ko yung question mo po. And please write down po yung ating email. O kaya pag may try po mamaya, tatanong na lang po natin. Sir, yung question nyo po. Pasensya na, Admiral. Parang sobra-sobra na yun ata yung pay check na. Na dapat matatay ko dito. Joke lang po, joke lang. Ito po yung last talaga, na question mo. Talagang tanong yun sa akin. Mahirap sagutin yun. Ayun, ito po. Mahirap sagutin yun. Lakas bayan po. Angelo Department. Maraming maapektuhan eh. Both sides. So ito ang aming question. Ano ang mga potential deadly question ko kasi. Epektibo ng Philippine sa pagpapalawak ng mga batas na may kinalaman sa sustainable development at climate action sa Pilipinas. Kasi kung kaliibang question ko nila. So ngayon, ang question ko ay ano naman ang mga potential epekto ng Philippine initiative sa pagpapalawak ng mga batas na may kinalaman sa sustainable development at climate action sa Pilipinas. Kasi ang Pilipino nakatun ngayon we're in sa mga, sabi nga po eh, ang trabaho ng pulis ay trabaho ng pulis. Ang trabaho ng militar ay trabaho ng militar. Kaya mga Pilipino ay nasa sustainable development na yung economic sustainability natin ay hindi tayo masyadong umaangat. Diba po? Kaya yung isa sa tanong doon, paano nakakatulong ang People's Initiative sa pagpapalawak ng transparency at pananagutan ng mga local na opisyal sa kanilang mga sinasakupan. So, yun po yung aking question lang. Bago natin ipasa kay Admiral Dan, kasi People's Initiative yung tanong niya, bilisan lang po natin. Ano ang mga potential na epekto ng People's Initiative sa pagpapalawag ng batas na may kinalaman sa sustainable development at climate action sa Pilipinas? Malalim po ito at madugong proseso. Tapatin po na po ngayon. Shortcut na sagot.
para maitama po natin lahat ito, hindi lang itong sustainable development and climate action sa Pilipinas, kaya po hindi nasusolusyonan ito at nabibigyan ng aksyon. Hindi po yung gusto natin, nasa puso natin, na mga politiko ang nakaupo sa gobyerno. Sila po ay hindi elected ng taong bayan. Sila po ay selected ng machine. So unang hakbang, itama natin. At ako'y nagpapasalamat sa anim. With you in London at saka doon sa presence ni Admiral Dan, kasi isa sa siya sa sumusuporta kung benon ng anim. Tatlo po yung advokasya ng anim. Alam ko po, dadaan si Captain Robert Yap maaaring ngayon bukas, mas mapag-i-explain niya sa atin na ayaw po nung anim unang-una ng korupsyon. Ayaw po ng anim yung nangyayaring electoral process, gusto nilang itama. Gusto nating itama. At ayaw rin po ng anim ng political dynasty. So lahat ng problema ko, pasok dun sa tatlo eh. Pakinggan nyo po, pakinig po kayo, napaka-importante nito. Kasi kung hindi natin naiintindihan yung tamang proseso, hindi po tama lahat ng gagawin natin. Ang mga politiko, kasi sagot na rin dito, malawak po ito eh, para ma-address na natin lahat. Kailangan itama natin yung electoral process muna. Kaya po noong 21 September ba yun, sir? Magkasama tayo sa COMELEC. 21 September, magkasama kami nila, Sir Dan, sa COMELEC. So doon natin sinigaw kung ano yung gusto nung anim. So isa nga doon yung electoral process. Kung ako mayor, kung ako governor, kung ako congressman, na tumatakbo sa lokal. At natapos na yung termino ko. Pakinggan nyo po ito para maunawaan natin. Tapos na yung termino ko. Nakatatlong terms na ako. Bakit gusto kong yung asawa ko, anak ko, kamag-anak ko, gusto kong pumalit sa akin? Kasi may pinagtatakpan pa ako anomalya. Pag iba ang umupo, yes! Ganun lang po. Kasi walang ibang reason po yun. Kasi kung satisfied siya doon sa ginawa niya, hindi niya kailangan i-recommenda o pagpilitan yung asawa niya na napipilitan lang yung anak niya. Ayaw naman, gusto magparlo, judicial, patakbuhin niya ng pulitin. Ganun po nangyayari sa bansa natin, hindi natin maitatama yan. Dinastia. Kaya ako po, susuportahan natin, nating lahat, yung advokasya ng anim na maitama yung electoral process. Pangalawa po, kailangan lahat ng dati ng politiko, dapat hindi na makampanya. Tama. Let their track record campaign for them. Ang pwede ng pangampanya yung bago kasi hindi kilala para malaman yung plataforma. Mm-hmm. Yung po siya. At dapat ang COMELEC, panghuli po, ang humahawak niyan, taong bayan, hindi elected ng presidente. So, ito po isa, ikukonsulta ko muna po kay attorney kung dapat natin na critical po itong tanong na to at papasok po kasi doon sa sinasabi ni Sir Dan na national interest. Bigyan na lang natin kay Sir Dan. Sasagutin po namin to, wag po kayong mag-alala kay retired. Maraming salamat po retired Boyet Siriban. Medyo sensitive lang po yung question kaya pagpaumayin niyo po, we will be replying to you through okay lang po kay Admiral Bo. Ito daw po yung kasi. Nandito na naman ako. Alam niyo, first day ko to eh. Kumain lang ako ng ensimada. Kumain lang ako ng ensimada. Tapos sabi, magbigay ka ng inspirational message. Tumayo ko ako ron para magbigay ng inspirational message. Yung pala, babayaran ko pati yung hapunan sa kanyang tanghalian. Yung tanong mo, sinagot na ni Ray, dapat people's initiative ang sumagot nun, di ba? Ano mangyayari ito sa mga programa? Alam ko, disappointed na kayo, di ba? Kasi, hindi naman yung mga programa para sa tao, di ba? Kaya nga, kami doon sa anim. Kailangan kasi masolve yung problema eh.
ano ba ang problema, di ba? Sabi nila, political dynasty. Bakit yung mga may pera, magkakamagana, sila lang lagi yan nandun. So, nakaturo ang kamay natin sa kanila. Eh, yung tatlong daliri. Bumalik. Sino ba ang pumoto? Tayo. Kayo, tayo. Hmm. O, di ba? Sinasabi ko nga palagi, ang daming galit sa elite. Doon sa grupo namin, dampaso mga mayayaman talaga. Galit na galit sila sa mayayaman. Sabi ko sa kanila, eh, hindi natin masosolve yan pagka ang ating sinon, yung mayayaman. Kasi, sila may power ngayon. Di ba? Pagka nagkaroon ng eleksyon, wala silang power. Kaya ang ginagawa nila, pupunta sa inyo, mumulahin kayo, bibigyan kayo ng pera, para iboto sila. Mali, mali yun. Anong problema? Hirapan. Pumapayag ang Pilipino na mambola at saka mabili. Dahil sa kahirapan. Kung hindi natin sila iboboto, kahit na ano lang paso gawin nila, kahit anong pera itapon nila, kung hindi iboboto ng Pilipino, hindi sila magiging politiko. Mapapalitan ang politiko. Kaya, hindi kami pare-pareho doon ng approach sa grupo namin. Sabi ko, ang unahin natin, taong bayan. Sabihin natin kung ano nangyayari talaga. Kailangan malaman nila kung ano nangyayari. Kailangan malaman nila na pag hindi nila binoto ito, mas malaki ang magiging ganasya nila kaysa maupo na naman yung mga dating politician. So ang problema ho nasa atin. Kaya nga sabi ko, tama itong ginagawa ninyo, People's Initiative. Ang kumbinsihin natin, taong bayan. Kasi pag nakumbinsin natin ng taong bayan, kahit na anong gawin ng politiko, hindi sila mananalo. Tama ba? Uy, pareho lang tayong guest dito. Huwag na ho kayo magtanong. Salamat. Maraming salamat po muli. Palapakan po naman natin si Admiral Danilo A. Aquinoa. Maraming salamat po. And as a certificate of appreciation po, presented to Admiral Danilo A. Aquinoa in recognition of his invaluable as guest speaker in public consultation and seminar through People's Initiative last September 27-28, 2024, held at Great Eastern Hotel, Diliman, Quezon City, given this 27th of September 2024 at the Great Eastern Hotel. Signed by Mrs. Corazon T. Polinag, the lead convener, Captain Reynaldo I. Valeros Jr., co-convener, Bishop Nino S. Tayat, co-convener, and Attorney Jose Ibarra, co-convener. Danilo pala, no?